Ilang lokal na pamahalaan na nag-anunsyo ng kanilang paglalaan ng milyong-milyong piso para sa pagbili ng anti-COVID-19 vaccines. Ngunit ang Department of Health ay nagpaalala na tanging ang national government lang ang maaring bumili ng bakuna. Nag-uusapan na ng Interagency Task Force. Unang-una kasi, yung Emergency Use Authority na ibibigay ng Food and Drug Administration dito sa mga manufacturers ng bakuna, ang pwede palang bumili niyan ay national government kasi EUA pa lang siya. Nagiging available lang sa market ang isang produkto kapag meron na siyang Certificate of Product Registration. At hindi pa mabibigyan itong mga bakunang ito ng CPR kasi hindi pa naman talaga effectively, no, or technically tapos yung kanilang clinical trials. Hanggang trial 3 pa lang yung mga yan. Ano? Meron lang tayong mga exemptions sa ngayon because of this public health emergency. Hinihikayat nito ang LGUs na makipag-ugnayan muna sa DOH hinggil sa kanilang plano na bumili ng bakuna para sa kanilang mamamayan. Ang local governments ay hinihikayat ng national government to work with us because we can pool the funds and the national government can procure and we can have an effective distribution system. So ito po yung ating kinakausap ngayon sa ating mga local government so that we can have a unified effort at hindi tayo magkaroon ng technicalities and also we can be able to monitor as well. And we have to remember, the National Immunization Program rests on the mandate of the Department of Health. So hopefully the local governments will work with us. We can assure the local governments that based on the prioritization list, kasama po kayo lahat dito sa ating mga listahan based dun sa mga priorities na na-spell out or naging officially declared na. Try to work with us so that we can have a more effective, no, na vaccination deployment implementation. Ang pamahalaang lungsod ng Maynila noong Agosto pa ay naglaan na ng 200 milyon pesos para sa pagbili ng bakuna para sa mga Manileño. Inanunsyo naman ni Makati City Mayor Abby Binay na may itinabi na silang 1 bilyong piso para sa bakuna ng lahat ng mga residente ng lungsod. Si Mayor Vico Soto ay nagsabing may nakahanda na silang 300 milyon pesos para sa bakuna. Naghahanda po tayo, no, para sa vaccination, citywide vaccination. Nakikipag-coordinate din tayo sa Department of Health pati sa ating IATF, ano, and also with the Metro Manila Mayor through the Metro Manila Council. Nag-alat din po tayo, naglaan din tayo ng pondo dito sa Pasig. At the very least, 300 million. Ito po yung nakalaan na. Pero madali naman po kaya natin dagdagan to kung may available na supplies at may mabibili pa po ang lokal na pamahalaan. Uunahin po natin yung medical frontliners. Ito po yung pinaka-importante sa lahat. Alam naman po natin, hindi tayo makakabili ng 2 milyong dose kaagad para sa lahat. Ano? Pero medical frontliners, unahin po natin para makapagtrabaho po sila ng maayos. Pangalawa po, yung senior citizens. Tapos we will go from there. Ipinaliwanag naman na ni Taguig City Mayor Lino Cayetano ang kanilang vaccination delivery plan. Yung ating vaccine delivery plan, we are working closely with the national government and we want to assure all Tagigenyos na meron tayong vaccination delivery plan. At pagkatapos ho ng allotment ng national government, we are working hard diretso sa iba't iba pang mga suppliers ng vaccine na bukod ho sa ipoprovide ng national government. We are setting aside money to make sure that every Tagigenyo has access to the vaccine. Ang iba pang lokal na pamahalaan sa Metro Manila, ang mga lungsod ng Mandaluyong, Navotas, Paranaque at Valenzuela ay may kanya-kanya na ring anunsyo ukol sa daan-daang milyong pisong inilaan para sa pagbili nila ng bakuna. Janice Cosio, Radyo Inquirer Online, Bayan Nagtatanong, Mamaya Nag-uusisa.